Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. My name is Russel Ocampo. Kung kayo po ay bago sa channel natin, please subscribe, tap nyo po yung notification bell, tsaka yung all. So yung lahat po ng mga posts natin dito sa YouTube, kung kayo bago, it's all about understanding the Bible. Talagang gusto ko na ipapaliwanag yung Bible, yung pinag-aaralan natin, bago lunukin, no? This is something you need to chew bago before swallowing. So, hindi siya yung right away pwede mo lunukin, no? Kasi gusto ko napapaliwanag talagang mabuti. Kaya, dito sa mga devotions natin, maraming paliwanagan, no? May teaching muna bago application. So, ito po yung, ganito po pagkaka-structure ng mga devotions natin. At sa iba kong mga videos, more on explanation. Kasi gusto ko talaga magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa Bible. So, kung kayo po ay hindi nyo pa napapanood to, no? Yung background ng New Testament, makakatulong po ito sa pag-aaral natin ng sa mga devotions natin. Ma-imagine natin ano bang nangyayari doon sa panahon nila, sa mundo nila noong New Testament times. So pwede niyo po itong panoorin. So in devotion po natin umaga, ngayong umaga mapapanood. Matatagpuan po natin sa Matthew 26:1-5. At salamat po sa aking hipag si Beverly. Salamat sa iyo. Hello sa buo mong family at pagpalain kayo ng Panginoon. So, yung devotion natin ay ilang verses lang po. Maikli lang po ito. So, babasahin ko po at ihanda po natin ating mga puso't isipan sa pagtuklas ng salita ng Panginoon. So, tingnan natin. Lagyan natin uli. Oh. Cancel natin to. Yan. So matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Paskwa na. So Passover na, yun yung festival nila. Yun yung pag-alala nila doon sa ginawan nila doon sa Ehipto nung bago sila lumaya, no? Alipin sila sa Ehipto for 400 years at pinalaya sila ng Panginoon. So inaano nila yon? Inaalala nila yon. So merong festival. At 2 days na lamang, sabi ni Jesus Christ. Sabi rito, ang anak ng tao ay pagkakanulo upang ipako sa krus. So during this time, Tuesday, Wednesday, Thursday, Passover, Friday, iku-crucify siya. Okay? Saturday, lilibing siya. Sunday, magre-resurrect siya. No? Mabubuhay siya maguli. So this is Jesus' final week. So sabi rito, pagkatapos niya sinabi, the Passover is 2 days away. Ang kasunod noon, verse 3, ang mga pinunong pari at mga pinuno ng bayan na nagkatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Kayapas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay, ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, yung festival, baka magkagulo ang mga tao. So, imbis na Thursday, i-crucify si Jesus, papatayin, aarestuin, ang ginawa nila, sabi nila, huwag yung during festival, huwag yung Passover. Kinabukasan, no, Friday. So, sino yung mga nagkatipon? Chief priest, elders of the people. Yung elders of the people, ano yan? Yan yung mga pinunong bayan, no? Yung mga matatandang mga elders na nire-respeto sa bayan ng Israel. Kumbaga, mga barangay captains to, no? Lahat sila nagkatipon kasama yung mga chief priest. Yung high priest din, si Kayapas. At anong ginawa nila? They plan to arrest Jesus secretly and kill him. Tindi, no? Ito ay right after ng mga devotions natin ng mga nakaraan nung nagsalita si Jesus Christ ng mga parables and then Jesus Christ listed down all of their sins at nag-pronounce si Jesus Christ ng judgment sa Matthew 24 and then, of course, hanggang yung mga devotion natin recently hanggang second coming. So, dito sa Matthew 21 pa lang, alam na ng mga chief priest, Pharisees, na yung mga parables ni Jesus ay patungkol sa kanila. At nasaktan sila doon, no? At ayaw nila nang nasasaktan ang katotohanan. Kaya kung may kakantahin si Jesus Christ during that time, yun yung sometimes when we touch. No? May part ng lyrics no, na sinasabi, I rather hurt you honestly than mislead you with a lie. No?
Di bali na masaktan kayo ng katotohanan, nagiging tapat ako sa inyo kesa dayain ko kayo at iligaw ko kayo ng isang kasinungalingan. No? I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Anong resulta nito? Imbis na magpaka-humble yung mga chief priest, elders of the people, high priest, eh, hindi sila nagpaka-humble, hindi sila nagpakumbaba. Ang ginawa nila, gusto pang ipapatay si Jesus, arestuin si Jesus secretly at patayin siya. So yung anak ko, minsan talaga kasama kong ganito kasi gumigising siya. So sinasabay na ako kahit alas 4. Kanina mga alas 3, gising na rin siya. Ngayon ay alas 4, gising pa rin. So, inaantay ko matulog eh. Wala, so sama natin dito sa devotion natin. So, teaching. Yung truth, nakakasakit talaga yun. Truth hurts. Yun yung nangyari sa panahon nila eh. Sinabi ni Jesus Christ yung mga kasalanan nila, anong problema. Ayaw ng taong marinig yung problem, ayaw ng taong marinig yung katotohanan kasi masakit eh. Sometimes truth hurts. Yung Israel, imbis na piliin ang Panginoong Hesukristo as their king, ginawa nila, crucify nilang Panginoong Hesukristo. At sabi dito sa John 19:15, nung nililitis ng Panginoong Hesukristo sa harapan ni Pilato, ito yung sinisigaw nila, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Ang tanong ni Pilato sa kanila, Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" Crucify? Papako ko ba sa krus yung hari ninyo? Ito yung sagot ng mga chief priest, "We have no king but Caesar. We have no king but Caesar." Ito, lagi ko po itong kinukot kasi crucial po ito. Sobrang tindi na itong kasalanan nila na ito, na ang background nito sa Old Testament pa. Pag pinili mo yung ibang tao bilang hari mo kesa sa Diyos, eh malaking dagok sa iyong bansa. At yan po yung nangyari sa kanila, no? That's why God destroyed Jerusalem. Kasi sabi nila, "We have no king but Caesar." They have rejected their Messiah, their Savior, their King, at mas pinili nila si Caesar. Bakit ganon? Kasi po, itong mga elders, chief priest, high priest, they want security. No? Kasi sa under Rome, sila kasi ay client, ang tawag rito ay client kingdom or ano sila, medyo technical, vassal, no? Yung emperor nila yung suzerain. Ibig sabihin, yung emperor yung nagbibigay sa kanila ng security tenure. Okay, you can keep your job, you can keep your wealth, you can keep your money, your status quo, the respect of the people, as long as we are in position, as long as we are your king, as long as we are you are under our authority. So, yun yung gustong ma-equip na itong mga high priest, nila Herodes, mga leaders and religious leaders of Israel. They want security, money, and status quo. And sometimes, itong mga bagay na ito, they can replace Jesus. No? Imbis na piliin mo ang Panginoong Hesukristo, minsan pipiliin mo yung seguridad sa buhay. Minsan pipiliin mo yung pera. Minsan pipiliin mo yung status quo mo, no? Yung position mo, kesa sa Panginoong Hesukristo. Walang iniwan yan sa ano eh. Meron kang trabaho na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pero dahil alam mo na mali, pero mas pinili mo yung mali kaysa sa Panginoong Hesukristo. May mga ganong mga cases. Sometimes, or more often than not, no, dadating tayo sa mga sitwasyon na pipili talaga tayo. Ano ba? Pera? Status quo? Security? O ang Panginoong Hesukristo? During their time, they have chosen Caesar. They have chosen a different king. At because of that, judgment came upon them. Yung great tribulation ay dinanas nila. So, ito yung teaching natin ngayong umaga, no? Yung application natin ito. Number one, choose humility over pride when you are confronted with truth. Sila po, nasa kanila na lahat ng pagkakataon. Jesus has been patient with them. Ang tagal-tagal na pinangaralan sila ng Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ, nagpupunta sa templo, nagtuturo siya. At they were confronted with truth, the truth of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ himself is the truth. He is the Messiah, their Messiah. Pero imbis na magpakumbaba sila,
mas pinili nila yung pride nila, no? So para sa atin, we need to choose humility, magpakumbaba over pride when you're confronted with truth. Sa isang relasyon, kapag ikaw ay ma-pride, no, it means disaster sa iyong family, sa iyong relationship, sa iyong trabaho. So imbis na pride yung pairalin mo, humility. Pag kinonfront ka ng katotohanan, alam mong mali ka, magpakumbaba ka. That's number two. Learn how to repent, apologize, or say sorry. Isipin mo kung itong mga chief priest religious leaders of the time, nag-apologize na lang sila, nag-sorry na lang sila. Things would have been different, di ba? Di na sana sila dumanas ng matinding kapighatian nung Matthew 24, yung tinalakay ni Jesus Christ sa Matthew 24. Just say sorry, just repent. Just apologize. Alam mo na nagkamali ka, pagsisihan mo. Ganun lang yung Christian life, ganun lang eh. Lagi tayong i-confront ng katotohanan, lagi tayong i-confront ng Biblia. Pag nakita mo na mali ka, pagsisihan mo. Mag-apologize ka sa Panginoon. Just say sorry. And you will change your destiny. You will change your future. You will change everything kung ikaw ay marunong mag-sorry. Ganun din sa relationship. Kung gusto mo ng disaster sa relationship, wag ka mag-sorry. Ganun lang naman, diba? Tignan mo yung nangyari sa kanila, disaster. Hindi sila nag-sorry. Simpleng-simple lang. Mag-sorry kay Jesus Christ. That's all. Because Jesus cannot be mocked. Lagi kong sinasabi yon. God cannot be mocked. Hindi mo pwedeng lapastanganin ng Diyos and nothing will happen to you. When you mock the Lord, surely you're do it at your own peril. You're do it at your own risk. May risk talaga kapag hinamak mo yung Diyos. And that's what they did to Jesus. They mocked Jesus Christ. They killed him. They crucified him. At lahat ng kalapastanganan ginawa nila sa Panginoong Hesukristo. And they cannot do away with it. Talagang merong consequences yun na haharapin nila. So, number three, do not be a fault finder. Minsan kasi pag nirebuke ka, kinorek ka ng isang tao, ang tendency mo, bakit ikaw? Di ba? Laging ganun yung sagot natin. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Lagi mo tinuturo yung ibang tao, ikaw yung topic. So sila, gano'n, no? Ang topic, sila ang topic. Matthew 23, it's all about the Pharisees and teachers of the law. Nirebuke sila ng Panginoon, isa-isa. Pero anong mga kasunod ng mga chapters? Before and after that chapters, makikita natin, itong mga religious leaders, they're finding fault. Hinahanapan nila ng butas ng kapangitan ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang sila topic, no? So do not be a fault finder. Pag ikaw ay nirebuke, kinorek, sinabihan ka ng katotohanan na mali about you, huwag mo na ibalik dun sa nagsabi sa'yo. Kasi, bakit ikaw? Ito ginagawa mo. Yun maling-mali yun. Ikaw ang topic, mag-focus ka sa sarili mo at improve mo yung sarili mo. Kasi kung ibabalik mo sa iba, hindi ka na mag-i-improve. So, do not be a fault finder. Number four, avoid making decisions that you will regret in the future. Kapag ikaw ay kinonfront ng katotohanan at nalaman mo na mali ka, iwasan mo na gumawa ng mga desisyon na pagsisisihan mo in the future. No? At guilty po tayo dyan. Marahil lahat tayo, no? Pag pride yung umiral sa atin, usually nakagawa tayo ng mga desisyon na pagsisisihan natin in the future. Sila po, pride ang umiral sa kanila, status quo, mas pinili nila yung sarili nila. At anong nangyari? Disaster. And that's something they regret in the future. In their future. So, panglima po, choose to honor King Jesus then stick with your small king. Lagi po nating pipiliin ang ating Panginoong Hesukristo kasi si Hesukristo ang hari ng ating mga buhay. Siya yung masusunod. Siya yung ating hari. Now, if you don't choose Jesus, that means you're choosing a small king, a different king. That's what they did. Pinili nila sino? Sabi nila sa John 19:15, shall I crucify your king? Sabi ng mga chief priest, we have no king but Caesar. Once you rejected Jesus Christ as the king of your life, you have to enthrone someone else or something. So hindi pwede na wala kang king, lagi kang may king. Pwedeng ikaw ang hari ng sarili mong buhay. Pwedeng ang pinaghahari mo ay pera, pwedeng pinaghahari mo ay prestige, kayamanan or karangyaan or pamilya mo or someone else.
So, sa atin po, lagi natin pinipili si Jesus Christ as the King over our life. At dapat hindi siya napapalitan, no? Hindi napapalitan si Jesus Christ. Yung si Jesus, pag umupo sa trono ng ating buhay, hindi na natin siya pinapatayo at may papalit sa'yo, no? Hindi natin sinasabi kay Jesus na, for this time, no? Just for today, gusto ko muna yung sarili ko muna maghahari. Or someone else. Gusto ko sila muna yung masusunod. Gusto kong sundin muna yung kalayawan ko. Walang ganon. We always choose to honor King Jesus than stick with our small kings. No, hindi natin pinagpapalit ang ating Panginoong Jesucristo sa mga maliliit na bagay. When Jesus Christ became King over our life, it should be for eternity. Walang hanggan na po yun. At darating po tayo sa mga pagkakataon ng buhay natin na mamimili rin tayo. King Jesus or small kings. You know? So, antabayanan po natin yan. Darating tayo dyan. Pwede yung small king natin, trabaho natin, pinapipili tayo ng Panginoon. We always have to choose King Jesus, no? As the king over our life. So, ilang mga practical lang ito na application. At ito po yung para sa discussion natin, no? How can you develop a humble attitude? Paano ka magiging humble? Paano mo de-develop yung humility sa'yo when confronted with truth? No? Ako, isang bagay na natutunan ko talaga, magpakumbaba kapag katotohanan yan eh. Kung may mali ako, kailangan tanggapin mo. Otherwise, di ka na mag-i-improve. So, how can you develop a humble attitude when confronted with truth? Para sa panalangin natin ngayong umaga, Lord, destroy my pride. Pag ma-pride talaga isang tao, talagang disaster eh. So, Lord, destroy my pride and make me humble. Especially kapag merong katotohanan na ipinepresent sa'yo o kinakausap ka ng Diyos patungkol sa isang katotohanan. Kailangan natin magpakumbaba. So, destroy my pride and make me humble. Para sa comment section natin, meron ka ba natutunan? Let us know in the comment section below. Mag-usap-usap tayo. And then, please share this video to your family and friends. At huwag natin kalimutan, no, kung hindi pa natin napapanood, ano ang background ng New Testament. Malaga to para mas maintindihan natin yung Biblia. So God bless you po. Magkita kita tayo bukas 5 a.m. dito pa rin sa ating daily devotion. See you po.